So, may nakita ako sa internet itong mga allegation. Ang pag-usapan natin ngayon, yung tira nila sa Quran. Tirada sa Quran. Kung punta kayo sa internet, ang daming tirada laban sa Quran. Mga contradictions na nandoon po sa Quran. So, mayroong tinatawag dito sa Quran na, sa internet na top 10 controversial verses in the Quran. Mayroon ng 10 nga pinaka-controversial. Controversial, ibig sabihin, disputable, argumentable, sa unbelievable, na nandoon po sa Quran. 10. And they are putting this in the internet. If you type in the internet, top 10 controversial verses in the Quran. I answer, halos na-answer ko ito lahat. Mayroon sigurong 3 or 4 na hindi ko nasasagot. Pero sasagutin ko lahat, ang lahat nilang issue, sinasagot ko sa in their own Bible. Kasi kung ang issue nila ay sasagutin ko rin sa Quran, Quran yun eh. So ang issue ng laban sa Quran, I answered it according to their own Bible. What is the first issue? Ang unang issue na binigay nila sa akin, Quran chapter 4 verse 34. So those on whose party you fear desertion, admonish them and leave them alone in the sleeping places. And beat them, talking about wife, and beat them, mga babae. Pag ang asawa daw, misis, ay hindi sumusunod, beat them. Ibang paluin nyo sila. Okay? Then, if they obey you, do not seek a way against them. Surely Allah is high and great. In short, ayon sa Quran, kung ang misis mo ay hindi sumusunod, ang mga misis nyo ay hindi sumusunod, paluin ninyo. Imagine sa kitchen eh. Lalo na kung paluin ka matamaan sa tainga. Pero paano po pagpalo? Sa Quran, yan ang verse. How to understand the Quran? You must understand Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because ang nagbigay ng explanation, ayon sa Islamic tradition, ang nagbigay ng explanation in the Quran, ang nagbigay ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, kung kayo ay magdisiplina, kung kayo ay magpapalo sa kanyang misis, hindi sumusunod sa inyo, gamitin lamang ninyo ang miswak. Use the miswak. Hindi siguro nakakita ito mga kuha natin ng miswak. Ito, miswak. Kung nakakita kayo may mga Arabo, matatanda, kasing tanda ko, gumagamit sila parang bayabas na sa atin, bayabas pinuputol, ginaganon. Miswak yan tawag nun. Toothbrush yan ng mga Bedouin hanggang ngayon. Actually, scientifically, maganda yan dahil ayon sa science, mayroong 27 kinds of elements para sa ayos sa bunganga natin. Nakawala ng decay or amoy. Ginagamit ito ng mga Arabo. Mahaba yan kasi ugat yan or gamot sa Bisaya ng isang kahoy na tinatawag na miswak. Mahaba yan tapos pinuputol-putol. Wala kang makakita na gumagamit ng miswak ng isang metro. Sino ba nakakita? Kung sa Saudi kayo, nakakita ba kayo ng gumagamit ng miswak na isang metro? Ganun? Ang miswak na ginagamit, usually, ang miswak, kasing haba lang nito. Ha? Imposible nga na may mag-miswak na ng ganun eh. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung kayo papalo sa inyong misis, use only miswak. Yung ginagamit niya, ginaganon pa ni Prophet Muhammad SAW. So, ang miswak, kung kito ipalo, really hindi para saktan ang misis. Para lang ba nga sa Bisaya pa, huy, hilom di ako eh. Parang panlaw lang ba? Yung pang warning lang? Ha? Yung pang tapik lang? Kasi paano mo ito, except kung isaksak mo, masakit. Pero kung ipahalo mo ito, walang sakit. Kahit lakasan mo pa eh. Kanya, lakasan ko, kahit anong lakas, walang sakit ito. Ang miswak na kasing haba lang ganun. Kung mahaba, siguro, masakit. Pero sabi ng Prophet Muhammad SAW, use your miswak, ginanong pa niya. Kung kayo papalo sa inyong misis, ay, magamitin ang miswak. Ang isyo, grabe naman ang mga Muslim, papaluin ang misis. Ha? Sagutin natin. Saan natin sasagutin yan? Biblia. Sinagot ko sa kanila ang Biblia. Ganito ang sa Biblia. Kasi kung babasahin ko sa hadith, sa Quran, grabe. Sabi nila, sa Muslim din yan, depensa yan. So basahin ko ngayon sa Biblia, ang sagot, about babae. And 1 Timothy chapter 2 verse 11. Sinasabi sa Biblia, let the woman learn in silence. Let the woman learn in silence.
dapat matututo ang babae. Anong silence sa Tagalog? Manahimik, manahimik. With all subjections. With all subjection. Ano ibig sabihin? With all subjection. Ang ibig sabihin, binasa ko sa Bisaya na Biblia. Ha? Sa Bisaya na Biblia, mapailubon. Mapailubon ang ano? Subjection. Ano kaya sa Tagalog ang subjection? Ha? Okay. May Tagalog dito. Makumbaba. 1 Timothy chapter 2, verse 11. Bakit? Plano ka? Paluin yung misis mo? Okay. Sabi sa Biblia, with all subjection, let your wife silent. Ha? Huwag magsalita. With all subjection. Ang ibig sabihin, what is subjection? Tinignan ko sa dictionary, anong subjection? Meaning the authority of the ruler over the subordinates. Ha? Subjection, tingnan mo sa dictionary. The authority of the ruler over the subordinates. Okay? Or over her, over his domain. Over his domain. Example, like the king. Huh? Ang ibig palang subjection, ibig sabihin, kung isa kang ruler, ano bang ruler? Sa unang panahon, hanggang ngayon, pag sinasabi ng ruler, patay ka, patay ka. Ang hari dito, pag sinasabi nga, kulong ka, kulong ka. Huh? Sa atin, pag sinabi ni Presidente Aquino sa kanyang mga alalay doon, ikulong mo, kulong ka. Huh? General, sino ang ruler sa mga sundalo? General. Ha? Sabihin ng isang general, ikulong yan. Kulong ka. Or patayin yan, patay ka. Di ba? That's why si Palparan, nahuli na. Maraming pinapatay si Brother Palparan. Ha? Ito, Palparan ka. So palpal ka talagang, Palparan ka. Marami kang pinatay. Ha? Okay. So sabi ng Bible, with all subjection, let the woman learn in silence. Okay? But I suffer not a woman to teach. Ang ibig sabihin, kayong mga babae, huwag kayong magtuturo. Nor to use authority over the man. Kayong mga babae, wala kayong karapatan na magtuturo sa mga lalaki. Biblia yan, ha? Biblia yan, hindi yung Quran. But to be silence. Huwag kayong magtuturo, mga babae. Silunggupak, hipus ka mo dira. Huwag kayong maghambal, tahimik kayo, mga babae. Sabi ng Biblia. For Adam was the first form, then Eve. Dahil si Adam ang unang nilikha, then kasunod si Eva. And Adam was not seduced. Si Adam daw, hindi siya na-seduced doon siya, sa kahoy. Hindi siya natintal sa kahoy. Hindi siya natukso sa kahoy si Adam. But the woman being seduced. Oh, hindi daw natukso si Adam, kundi ang babae. Okay? And then, but the woman being seduced was in the transgression. Ang ibig sabihin, ang babae ang nagkakasala, ang lalaki wala. Imagine, nagkakasala, basahin mo pa sa Genesis, nako, sinumpa pa ng Panginoon ang babae. Nga mula ngayon, manganak ikaw, magbuntis ikaw at manganak, with severe pain. Sinabi ng Panginoon, sinumpa ang babae. At sinabi dito, kahit anong ginawa, all subjection, kahit anong gagawin ninyo, tahimik kayo. Sa Islam, ha? Kung ikaw ay ano, may galit ka sa misis, paluin mo ng misya. Pero mas sobra dito sa Biblia, kung anong ginagawa sa babae, tahimik lang. Oh, grabe, sinuntok ka na, kutok-kutok, kuyapan ka na. Hilom ka gihapon. Kuyapan. Hilom ka magkuyapan. Okay. Dito, kasunod. Sa Islam kasi grabe, brutal eh. Putol kamay. Pag magnananakaw ka sa Islam, putol kamay. Sabi nyo, brutal ang reliyon na yan. Grabe ang Islam, brutal ang reliyon. Pag magnakaw ka, putol kamay. Pero dito kayo sa Qatar, ilang taon, nakakita na kayo na putulan ng kamay? Ako, 16 years ako sa Saudi Arabia. Kahit isa, wala akong nakita na putulan ng kamay. Kayo, sinong galing sa Saudi Arabia or dito, mga Muslim country, may naputulan na kamay? Wala. Pero dahil sa epekto, see the effect. Ha? Matakot ang magnakaw. Dahil sa batas, totoo, brutal, masakit, pero takot ang mga tao. So, walang maputulan. Walang mapuputulan. So, brutal dahil hindi maganda. Tingnan natin ang Biblia, kung wala bang putol kamay. Ha? Tingnan natin ang Biblia naman.
So dito sa Biblia, kasi mabasa sa Quran chapter 5 verse 38, Quran chapter 5 verse 33, putol kamay ang punishment sa mga magnanakaw. Brutal ang Islam. So tingnan natin ang Biblia, kung wala bang putol kamay. Okay? Sinabi sa Biblia, Deuteronomy 25 versikulo 11, if two men are fighting, mas maganda siguro Tagalog, ano? Kasi mas mabigat ang Tagalog ang dating eh. Okay. Deuteronomy, Deuteronomy. Tingnan natin ha. Deuteronomy 25:11. Tingnan natin. Okay. 25:11. Pag may dalawang lalaking nag-away at ang asawa ng isa ay lumapit upang iligtas ang kanyang asawa sa kamay ng nanakit sa kanya at inuunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ang mga sangkap na lihim. Ano ibig sabihin? Kung ang asawa ay hinawakan niya ang sangkap na lihim, ay iyong nang puputulin ang kanyang kamay, ang iyong matay huwag manghihinayang. Sino ang putulan ng kamay sa Quran? Magnanakaw. Sino ang putulan ng kamay ayon sa Biblia? Yung babae, imagine, nag-aaway ba yung lalaki doon? Husband, inaway. Nakita ang misis, inaway yung mister niya, pumunta sa likuran yung misis. At hinawakan ang diretso, di ko lang bagitin. Hinawakan. Sige. Hinawakan. Nasalba ang mister. Anong sinabi ng Biblia? Putulin! Sa English, medyo grabe, brutal English. Basahin ko sa English, ha. When men strive together, one with another, and the wife of the druas, near to the deliver, near to deliver her husband out, ibig sabihin, paligtasin niya yung asawa niya, of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets, then thou shalt not cut off her hands, then thou shalt cut off her hand, thine eyes shall not pity on her. Huwag kayong maawa sa kanya. Imagine, sa ating Muslim, ang magnanakaw, putulan ng kamay, brutal. Dito sa Biblia, sino ang putulan ng kamay? Kung sa sinukluluhan yung mister mo, hinawakan ang kanya, hinawakan, niligtas ang mister, tapos puputulin ang kamay ng babae. Biblia, oh. Tapos natawa sila dito sa Quran, na ang Quran ay ang nagnanakaw ay putulan ng kamay. Saan kaya ang makatarungan? Saan kaya ang makatarungan? Dapat gawin. Ang magnanakaw, putulan? O yung niligtas yung mister, putulan ng kamay ng misis? Sa Bisaya pa, hurung-hurung. Ano bang hurung-hurung? Yung mga hurung-hurung, yung mga istorya pa. Sa Bisaya pa. Ano pa? Sa ating putulan, grabe pa sa Biblia, hindi lang putulan, ang magnanakaw sa Biblia. Mabasa ito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, nagsasabi, or do you not know that the unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor infeminate, meaning bakla, or nor homosexual, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor etc. Nang ibig sabihin na hindi daw makapasok sa paraiso ang magnanakaw ayon sa Biblia. Pag magnanakaw ka, hindi ka makapasok sa paraiso. Saan ba ang mabigat? Magnanakaw putulan ng kamay o ang magnanakaw itapon sa imperno? Ha? Pero mas maganda na lang na that's why sinasabi nga ni Jesus, kung Biblia rin ang babasahin natin, ha? Sabi ni Jesus Cristo sa Matthew 5, if your hand committed a sin, cut it off.
and throw it away, because better for a man to have one hand rather than a man having two hands, than his whole body will be thrown into hellfire. Sabi ni Jesucristo. Nandoon din pala sa Biblia ang putol kamay. At hindi pa makapasok sa paraiso ang magnanakaw. Sa Islam, pag naputulan ka, wala na. Wala nang bilang yun. Ibig sabihin, patawad ka na. Hindi ka na paparusahan sa impyernong apoy. Pag naputulan ka dito, wala nang impyernong apoy. Tungkol sa kasalanan ngayong ginawa ng pagnanakaw, tapos na. Okay? Tapos na.